Sa dami ng nilalabas na motor ngayong taon, lalo na noong 2019 at ngayong 2020, ay nahihirapan ng mamili yung mga kababayan natin na ano ba talagang magandang motor? Ano bang swak para sa atin? So ngayon sa video na itong araw na to ay pag-uusapan natin ngayon si Honda Click 125 Game Changer at si Yamaha Gravis 125. Pagko-compare natin dalawang to. Nililinaw ko lang guys ha, simple comparison lang tong motor na to. Tank to tank, weight to weight, gulong sa gulong, preno sa preno, at kung ano-ano pa. So ano pang hinihintay natin guys? Let's start! Pero bago ang lahat lang yan ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Hit na rin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Huwag nyo rin kalimutang i-follow yung aking Facebook fanpage guys para maging connected tayo sa mga inyong mga katanungan at sa mga rides natin, sa mga future rides natin. Mag-start tayo sa kanilang mga features, yung mga highlight dito sa motor na to. Digital meter panel, pare silang digital guys. All digital guys, wala na kayong makikitang analog. So good thing sa dalawang motor na to guys. Talagang updated yung mga features. Ang maganda kasi dito sa digital panel, andito na lahat ng information. Hindi naman lahat, halos lahat ng information na kinakailangan nyo andito. Yung mga trip meter, odometer, may clock pa tayo guys, saka fuel gauge. Kaso dito sa mga gitong scooter, kadalasan ay wala silang tachometer. Kahit pa paano, may good thing pa rin kasi digital panel siya sa isang 125cc na motorcycle na scooter. Dito kay Yamaha Gravis, meron tayong hazard lamp switch. Kay Honda Click 125, wala. So, puntos to para kay Yamaha Gravis. Kasi yung iba guys talaga, nagpapalaga nitong hazard switch na to mga hazard lamps. Kasi may kanya-kanya tayong specification Yung iba talaga, kailangan talaga itong hazard lamp na to pag bumabiyahe. Yung iba naman, hindi kailangan. So, depende lang guys sa appreciation nyo, sa preference nyo, kung ano talaga yung mas gusto nyo sa dalawa. Power socket, si Yamaha Gravis meron. Si Honda Click, wala. So, puntos naman to kay Yamaha Gravis. Kasi guys, sa mga mahilig dyan mag long ride, sa mga naghahabal dyan, mga angkas, kailangan na kailangan nyo to guys, itong power socket na to. Kasi syempre, all the time, nakabukas yung cellphone nyo. Nakabukas yung data, nakabukas yung GPS. So, mabilis mag-drain yung battery natin. So, para maiwasan natin yung pagka-deads ng cellphone natin, kailangan natin ng charger. So, power socket. So, napaka-gandang features ito para kay Yamaha Gravis. Si Honda Click kasi wala. Yung iba, nagpapalagay lang ng mga aftermarket na charger. Actually, hindi naman ito gaanong ka-big deal kasi nga pwede mo palagay ng aftermarket na charger Pero kung sa stock to stock, syempre, mas maganda itong built-in guys sa motor. Itong location ng fuel tank natin guys. Si Yamaha Gravis, andun sa may footboard, sa ilalim ng footboard. Si Honda Click, andun sa may upuan. Ang advantage nito guys kay Yamaha Gravis, since nasa ilalim yung footboard niya guys, mas malaki yung space ng compartment niya. Ha? Kasi si Yamaha Gravis guys, meron siyang compartment na 25 liters. Kasyang-kasya guys yung full face helmet. Itong si Honda Click 125 Game Changer, 18 liters siya. Kasya din yung full face helmet, pero piling-pili lang guys, hindi lahat. Ako na-try ko guys, medium lang na full face helmet yung kasya dito kay Honda Click. Pero kay Yamaha Gravis guys, ang laki ng compartment dito guys, parang sa NMAX. Ganung kalaki. Kaya kudos pa rin para kay Yamaha Gravis. Dito naman tayo sa headlight. Si Yamaha Gravis, meron siyang LED light. Si Honda LED light din guys. So, maganda guys. Talagang updated guys parehas tong motor na to. Hindi na sila gumamit ng traditional na halogen bulb. Yung mga mahilig bumiyahe ng gabi, wala laki pag-aalilangan sa mga madidilim na kalsada kasi LED to guys ha. Hindi lang sa malakas yung buga ng ilaw, mas matagal yung lifespan niya compared dun sa traditional na ginagamit natin ng halogen bulb. So, puntos para sa dalawang motor na to. Yung fueling natin guys, si Honda Click andun sa upuan, sa ilalim ng upuan guys. Si Yamaha Gravis nasa unahan. So, kung tanungin nyo ko kung sino yung mas maganda, para sa akin mas okay si Yamaha Gravis. Kasi hindi na siya hassle guys Kapag magpapakarga kayo, hindi na kayo tatayo sa motor nyo, iangat yung upuan, bubukas yung tangke, papakarga. Dito kay Yamaha Gravis guys, kahit nakapu lang kayo, bubukasan nyo lang yung tangke sa unahan. Andun lang yung opening niya sa may bandang unahan ng motor natin. So, less hassle para sa ating mga riders. So, points pa rin para kay Yamaha Gravis, para sa akin. Cooling system guys. Itong si Honda Click, liquid cooled. Itong si Yamaha Gravis, air cooled. So, mas maganda yung cooling system ni Honda Click 125 Game Changer. Kasi syempre, liquid cool yan Mas advanced siya compared dun kay air cool. Advantage itong liquid cool guys, kahit bumiyahe kayo ng napakalayo, like 600 kilometers or more, wala kayong pag-aalilangan na mag-overheat Kasi syempre, liquid cool siya guys. Ito yung pinaka-latest na cooling system sa ngayon, dito sa mga lower displacement cc. I'm not sure sa mga big bikes. So, good job Honda Click.
Starting system naman natin guys, si Honda Click meron tayong tinatawag na ACG, si Yamaha Gravis SMG. So actually same lang sila ng function eh, magkaiba lang sila ng tawag pero same lang sila ng function. Paano ba nagfo-function to? Simple lang guys, pag in-start nyo yung motor nyo, wala na kayo maririnig na parang ingay, na parang kayo nagpaandar ng sasakyan. Dito sa guys, smooth na yung pagpapaandar nyo ng motor nyo. So para sa mga more information pa, i-google nyo na lang. Dito naman tayo guys sa upuan nilang parehas. Para sa akin guys, mas comfortable upuan si Yamaha Gravis kasi naupuan ko na to guys kasa eh. Pakiramdam ko, para akong nakaupo sa NMAX. Talagang, ang laki, ang lapad ng upuan niya, guys eh. Sakop na sakop yung puwit mo eh. Tsaka sa passenger din, guys, talagang komportable, guys. Kung sa long ride lang, guys, hindi talaga kayo sasakit yung puwit niyo eh. Unlike dun kay Honda Click na pag umupo kayo, hindi siya sakop eh, lalo na sa may passenger seat. Pero dito kay Yamaha Gravis, para kayo nakaupo talaga sa Yamaha NMAX. Talagang sobrang komportable pa. Tapos, ito observation ko lang ha, mas malambot yung foam na ginagamit ni Yamaha kaysa dito kay Honda Click. Ito ay sariling observation ko lang ha. Sa taillight naman tayo. Kung papapansin nyo guys, si Honda Click, yung signal light niya nakahiwalay na dun sa brake light. So yung mga gitong forma guys, makikita natin dun sa mga sporty looks na sport bike. Sa mga underbone like si Yamaha Sniper, mga CBR, talaga naka-separate na yung signal light. Unlike ito kay Yamaha Gravis, magkakasama silang tatlo eh, yung stop light tsaka yung signal light sa isang lalagyan. Yung style nitong Yamaha Gravis guys, normal lang siya. Unlike ito kay Honda Click talaga, pag tinignan mo yung likod talaga, sporty tingnan, sharp na sharp. Talagang pag nakita mo sa likod, wow, ang ganda nitong motor na to ah. Pumunta naman tayo sa kanyang engine specification. Siyempre, dito na tayo magkakatalo guys. Sino bang mas magandang engine specification sa dalawa? So, engine type, si Honda Click, 4-stroke. Single overhead cam, liquid cooled. Si Yamaha Gravis, 4-stroke, single overhead cam. Pareho silang 2 valves guys. And si Yamaha Gravis, air cooled. So pareho silang 125cc. Maximum horsepower, Honda Click, 8.2 kilowatts at 8,500 RPM. Yamaha Gravis, 7.0 kilowatts at 8,000 RPM. So sa punto na to guys, mas lamang si Honda Click. Mas malakas siya binibigay na power ni Honda Click kaysa kay Yamaha Gravis. Maximum torque naman tayo kay Honda Click, 10.8 Nm at 5,000 RPM. Yamaha Gravis, 9.5 Nm at 5,500 RPM. Dito sa torque naman, mas malakas pa rin guys si Honda Click, 10.8 versus 9.5. So when it comes to engine specification, yung engine output niya, mas maganda si Honda Click. So kung gusto ng konting performance, since 125cc lang naman sila parehas, mas malakas yung binibigay na output ni Honda Click syempre. Fuel tank, si Honda Click 5.5 liters. Si Yamaha Gravis 4.2 liters lang. So syempre, mas malaki tank kay mas better syempre, mas malayo yung mararating mo. Mas maganda sa mga long rides, yung mga nag-endurance diyan. Pabor na pabor tong 5.5 liters na to, guys, ha? Malaking tank ito compare sa mga counterpart niya, tsaka sa mga ibang brand. Syempre, pare-pareho silang fuel injected, wala akong masasabi doon, guys. Engine oil capacity, si Honda Click 0.8 liters. Si Yamaha Gravis, 0.84 liters. So, hindi nyo guys ilalahat yung 1 litro. May matitira dun. Much better na gumamit kayo ng pangsuka talaga ng liquid para mas mailagay nyo ng tama yung dami ng oil na ilalagay nyo sa motor nyo. Siyempre, transmission type, automatic parehas, scooter to. Suspension type, sa unahan, parehas silang telescopic fork. Sa likod, unit swing, monoshock, parehas din sila guys. Yung front brake, meron tayong disc brake for both bikes. So wala rin ako masasabi dun guys. Maganda ang stopping power nitong disc brake talaga kahit saang bike eh. Sa likod naman guys, unfortunately, drum brake pa rin yung ginagamit nilang dalawa. Hindi ko alam bakit patuloy pa rin na nagpo-produce yung mga motorcycle manufacturer ng drum brake kung meron namang disc brake na existing na mas magandang technology kaysa dun sa drum brake. Tsaka mas maganda yung stopping power. Kasi guys, sa drum brake, pag tumagal to guys, humihina eh. Tsaka ang hina ang stopping power niya. So sana, in the future, yung mga ilabas na lower displacement na scooter ng mga motorcycle company eh gawin na lang disc brake. Ang maganda lang dito guys kay Honda Click, meron siyang combi brake system. Ano ba tong combi brake system na to? Pag namreno ka sa hulihan eh sumasama yung unahan ng 30%. So yung stopping power guys ramdam nyo eh kasi nga sumasama yung unahan. Unlike dito kay Yamaha Gravis na pag pinreno mo yung likod lang talaga yung hihinto. So good thing para dito kay Honda Click. Yung size ng front tire kay Honda Click meron tayong 80 by 90 14 inches yung diameter. Kay Yamaha Gravis 100 by 90 size 12 naman guys yung diameter niya. Mas maliit ng onte. Pero
pare silang tubeless. Yung likod kay Honda Click 90x90, 14 inches din yung diameter. Yung kay Yamaha Gravis guys, 110x90. Ang laki guys, 12 inches din. Tubeless silang parehas. Wheelbase, kay Honda Click meron tayong 1,280mm. Kay Yamaha Gravis, 1,275mm. So almost close silang dalawa. Overall dimension, kay Click meron tayong 1,919x679x1,062mm. Kay Yamaha Gravis, 1,905mm x 690mm x 1,110mm. So kung sa lapad lang guys, mas malapad sa Yamaha Gravis compared dito kay Click. So advantage na itong mas mapayat kasya sa mga singitan sa mga traffic natin dito sa Pilipinas. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi makakasingit itong si Yamaha Gravis guys. Kung titignan natin, konting-konti lang din yung diferensya nitong dalawa. Pero syempre, mas maliit, mas madaling isingit syempre. May mga pagkakataon talaga na kakasya itong Honda Click sa singitan, si Yamaha Gravis hindi kakasya. Seat height tayo. Si Honda Click meron tayong 769mm. Kay Yamaha Gravis, 780mm. So, mas mataas si Yamaha Gravis, guys. Actually, si Honda Click, mataas na to eh. 5'6 yung height ko. Tingkayad pa ako dito. What more pa itong si Yamaha Gravis? So, kung di naman kayo ganong katangkaran, pasok na pasok sa inyo si Honda Click. Pero kung binayaan naman kayo, like mga 5'7, Yamaha Gravis kayo. Pero syempre, guys, hindi natin maalis na meron tayong mga lowering kit. Kung gusto talaga ito si Gravis, tapos hindi kayo binigyan ng katangkaran, may mga lowering kit kayo guys. So, depende sa inyo kung isa-setup nyo ba to, papababaan nyo ba. Depende kayo sa inyo eh. Ground clearance, Honda Click 132mm. Gravis 125mm. So, mas mataas si Yamaha Gravis guys. So, advantage naman itong mas mataas yung ground clearance. Hindi siya prone sa mga sabit-sabit sa ilalim like mga humps, mga ganun. Kasi minsan itong Honda Click na to na experience ko, minsan sumasabit ako sa humps. Lalo na pag may angkas ako. Ito si Yamaha Gravis, mas mataas siya. So, mas less siya compared dito kay Honda Click. Sa price naman tayo guys. Si Yamaha Gravis, ang price niya, 85,900. SRP guys ha, pero depende pa rin sa dealer yan. Ito naman si Honda Click, nasa 76,000. So, medyo malayo yung price difference nilang dalawa. Nasa 10,000 guys. Medyo price na konti itong si Yamaha Gravis. Kasi kung engine specification lang, yung engine output, mas malakas si Honda Click. Syempre, kung ganun, mas mabilis siya. Mas mataas yung top speed niya, yung mga mahilig mag-top speed yan. Kung si Yamaha, meron silang tinatawag na Blue Core. Si Honda naman, meron silang tinatawag na PGMFI tsaka ESP. So, yung mga features nila guys, talaga meron silang counterpart sa isa't isa. Pero kung ako tatanungin nyo guys, kung money-wise, mas okay to si Honda Click kasi unang-una, 76,000 lang siya. Mas maliit na halaga compared dito kay Yamaha Gravis. At si Honda Click guys, mas mataas yung output niya. Mas malakas yung horsepower niya, yung torque niya. Syempre, liquid-cooled. Mas maganda yung cooling system. Meron siyang combi brake, tsaka yung aggressive design talaga niya. Ito naman si Yamaha Gravis, mas mahal siya. Meron man siya mga features na wala si Honda Click. Unang-una, itong hazard niya. Meron siyang power socket. Mas malaki yung compartment niya, syempre. Tsaka yung location ng fueling niya mas accessible compared dito kay Honda Click. Specs wise, hindi natin sasama yung engine, mas maganda yung specs ni Yamaha Gravis. Pero kung isasama natin guys yung engine overall, para sa akin, ang sariling opinion ko to, mas maganda yung specs ni Honda Click. Syempre, ang heart ng motorcycle natin ay engine. Mas malakas yung output ni Honda Click. Meron pa siyang combi brake system. Syempre, yung design. Si Yamaha naman, at talagang ano niya dito, yung comfortability ng driver Yung stability mo sa daan, mas makapal yung gulong niya, mas malapad yung upuan niya, mas malaki yung compartment niya, meron siyang built-in na power socket, tsaka yung handling niya, talagang pag inupuan nyo to para kayo nakaupo sa NMAX Yun yung lamang Yamaha Gravis dito kay Honda Click. So guys, kayo, ano pipili nyo sa dalawa? Pag-usapan natin yan dito sa comment down below. Sa mga bago pa lang dito sa channel ko guys, ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa aking channel. Hit na rin ang notification bell button para magiging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Huwag nyo rin kalimutang i-follow ang ating Facebook fan page para magiging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. At maging connected tayo sa isa't isa sa inyong mga katanungan. So guys, thank you for watching!